Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumainyo rin. Walong araw po natin pinagdiriwang ang tagumpay ng muling pagkabuhay. Ngayon po ang ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At ang linggong ito, kilala din bilang Linggo ng Mabathalang Awa. Sa Ingles, Divine Mercy Sunday. Nabago ni Jesus ang daigdig. Hindi na tayo maaaring mabuhay katulad ng dati sapagkat muli niyang binuksan para sa atin ang kaharian ng Ama upang lahat tayo, pamilya, komunidad ay makapasok sa kaluwalhatian, sa kaharian ng kanyang Ama. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupay kapayapaan, at sa lupay kapayapaan, sa mga tao. Samba ka namin, ipinaguni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang iyong kapurihan, ang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, mundong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na narinig kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa katapilaan ng Diyos. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-ala mo ang pananalig sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob ng mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanap upang kami maligtas. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya, gayon may puring-puri sila ng mga tao. Subalit, parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangang ang may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan, upang pagdaanan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ang maraming tao buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng mga masasamang espiritu, at silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, baya ang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil na nagagagtayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato ay higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-dugod. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Kami ay iligtas. Tubusin mo poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad, ang pumaparito sa ngalan ng Panginoon ay pagpalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Panginoon ang Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang. Butiing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw.
Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid na kasama niyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis. Dahil sa pakikiisa kay Jesus, itinapon ako sa pulo ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Noong araw ng Panginoon, kinasabihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng pitong ilawang ginto. Nakatayo sa gitna namang ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sakong at may pimikis na ginto sa kanyang dibdib. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at ang sinabi, huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako ngunit masdan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan, ang daigdig ng mga patay, kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ginagabihan ng Linggo ding iyon. Ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwan-tuwa ang mga alagad ng makitang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinapatawad na nga. Ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang panahon, ang Panginoon. Sumagot si Tomas,
Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisuot ko ditong daliri at hanggat di ko napapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ng 8 araw, muling nagkatipo ng sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas, nakapinida ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Kadalasan po, may tula po ako. Pero inatasan po kami mga kaparian na basahin ang isang liham pastoral. Pagkatapos, siyempre, may hinanda akong tula para sa humiliya. Idudugtong ko na lang. Pero tutuparin ko na muna ang dapat kong gampanan. Ha? Babasahin ko ang liham pastoral. Narito ang inyong ina, liham pastoral ng mga obispo ng eklesiastikal na probinsya ng Maynila. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, maligayang Pasko ng pagkabuhay. Sumainyo ang kapayapaan at mabuting kalusugan. Papalapit na ang napakahalagang halalan, pambansa at lokal, kung kailan tayo boboto ng mga pinagkakatiwalaan nating maglilingkod sa ating lungsod, lalawigan at bayan. Hinihikayat namin kayo na hanapin at ipagtanggol ang katotohanan at ang ikabubuti ng pangkahalatan. Pinakikiusapan din namin kayo na alagaan ang ating kalayaan at dignidad sa pamamagitan ng makatarungang pagboto. Huwag nating iboto ang mga namimili ng boto. Bumoto tayo sa mga magtataguyod ng pangkalatang kabutihan ng mga mamamayan, lalo na ng mga nasa laylayan ng lipunan. Kung tayo ay tunay na makadiyos at makabayan, pipiliin din natin ang mga tao makadiyos at makabayan. Ngayon, may napakahalagang panawagan din kami bilang inyong mga pastol sa Panginoon na sama-sama tayong manalangin sa Diyos sa tulong ng mahal na Birhing Maria. Para saan? Upang matupad sa halalang ito ang kalooban ng Diyos na sa isang mapayapa, malinis at tapat na halalan ay mapili natin ang mga karapat-dapat na mamumuno sa atin. Alam natin na sa likod ng mga fake news, mga bayarang trolls, mga nagpapakalat ng kasinungalingan at pagbabaluktot sa kasaysayan, kasama na ang pamimili sa mga boto, karahasan, pandaraya, ay ang ama ng kasinungalingan at mga mamamatay tao, si Satanas. Nakasisindak ang kaaway at may mga taong nagpapagamit sa kanya. Ngunit di tayo dapat matakot, si Jesus ay laging kasama natin at tinitiyak niya na sa ating hingin sa kanya na naayon sa kanyang kalooban ay ipagkakaloob niya sa atin.
At kung si Kristo na muling nabuhay at Panginoon ay kasama natin, sino ang katatakutan natin? Ibinibigay sa atin ni Kristo ang kanyang ina upang kalingain tayo. Tayo naman ay kinikilalang bayang sumisinta kay Maria, pueblo amante de Maria. Paulit-ulit sa kasaysayan na tinutulungan tayo ng mahal na Birhing Maria. Di ba ako ang iyong ina? Wika niya kay San Juan Diego sa kanyang pagpapakita sa Guadalupe noong 1571. At ito ay sinasabi rin niya sa atin ngayon sa Battle of Lepanto, pakikipagtunggali sa Lepanto, 1571 ang petsa. Tinalo ng mga puwersa ng mga Kristiyano ang napakarami at nakasisindak na puwersang pandagat ng mga puwersang pandagat ng mga Ottoman. Sa tugumpay na ito, na iwasan ng pamamayanin ng mga Ottoman sa Europa. Ito ay sa tulong ng ating ina ng Santo Rosario, nanawagan noon si Papa Pio Ikalima sa lahat ng mga Kristiyano na magdasal ng Santo Rosario, dahil dito may tanging paggunita sa ating ina sa Santo Rosario tuwing ikapito ng Oktubre. At dito sa ating bansa noong 1646, naganap ang mahimalang tagumpay ng tatlong barkong Kastila laban sa higit na marami na mga bagong barkong paldigma na mga Holandese. Ito ay kinikilala ng mga namumuno ng simbahan ng Maynila bilang isang himala sa pamamagitan ng tulong ng ating ina ng Santo Rosario, na tinatawagan ng mga sundalong Kastila at Pilipino at ng mga mamamayang Pilipino. Ito ay ipinagdiriwang taon-taon sa pamamagitan ng prosesyon ng Lanabal sa buwan ng Oktubre. At sino makakalimot sa ating EDSA People Power kung saan hinaharap ng mga mananampalataya na nagdarasal ng Rosario ang mga tangke at sundalo. Ang tagumpay na ito ay ipinagdiriwang natin taon-taon sa buwan ng Pebrero. At nagpatayo si Jaime Cardinal Sin, dating arsobispo ng Maynila, na isang dambana sa ating mahal na ina bilang birhen ng kapayapaan sa lugar kung saan napatigil ng mga taong nagdarasal ng Santo Rosario ang mga tangke. Lapitan natin muli ang ating mahal na ina at hilingin natin sa kanya na tulungan tayong iboto ang mga napupusuan ni Jesus para sa atin. Nananawagan kami na dasalin natin ang banal na rosaryo ng taimtim araw-araw kasama ang inyong pamilya o komunidad. Hindi tayo bibiguin ng ating ina. Gawin natin ang sama-sama ang pagrosaryo sa 13 ng Abril, kapistahan ni San Pio V, hanggang 9 ng Mayo, sa araw mismo ng halalan. Ipanalangin din natin ang COMELEC sa paninindigan nila ang kanilang mahalagang tungkulin na igalang at pairali ng tinig ng bayan sa kanilang ipinapahayag sa kanilang mga boto. Maging matatag sana sila at makatotohanan. Umasa tayo na tayo rin ay makasisigaw ng tagumpay. Ave Maria, Viva la Fe en Cristo, Ila Virgen Santissima de Rosario, mabuhay ang pananampalataya kay Kristo at ang kabanal-banalang Birhen ng Santo Rosario, katulad ng isinigaw ng mga matagumpay na Katoliko sa labanan noong 1646. Kasama ninyo sa pagmamahal kay Kristo, sa ating ina at sa ating bayan, kasama ang inyong mga lingkod sa Panginoon, ang naglagda Jose F. Cardinal Advincula at mga obispo ng Ecclesiastical Province of Manila. Yun po yung liham pastoral. Mabilis lang po yung hinanda ko po. Mga kamay na binutasan ng pako, Panginoon at Diyos ko,
Yun ang pambungad ko. Tapos yung tula ko. Na, kasi mabathalang awa ngayon. Nasa tao ang gawa. Gawa, awa, nawa. Nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang awa. Pagpalain tayo lagi nawa. Tutula na po ako. Mabilis lang. Hinanda ko kasi ito eh. Wala nang lumiko, lampas sa tipiko, di ka politiko, di siyentipiko, wag namang kritiko, tayo na't mangako, sigaw sa publiko, o Hesukristo ko. Pagkabuhay Pasko, kwentong dramatiko, istoryang klasiko, sa laysay epiko, kay Kristo yumuko, sa Kanya sumuko, nananalig ako, si Jesus pinako. Pako! Espelengin natin ang pako. P-A-K-O. P! Pananalig kay Jesus. Pakiulit. A! Aleluya! Siya'y nabuhay. K! Kamay na may butas. At huling letra po, O! Oras ng oras upang maniwala. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, nawa po, lagi tayong magnilay sa kahalagahan ng pagkabuhay ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay ni Libing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, walang hanggan ang iyong habag at hindi ka napapagal sa iyong awa. Tulutan mo kami ng iyong dakilang awa ngayong itinataas namin sa iyo ang aming mga pagsusumamo. Tugon po natin, maawang Diyos, dinggin mo kami. Maawang Diyos, dinggin mo kami. Ipagpatuloy nawa ng simbahan ang misyon ng pag-ibig, awa at habag ni Kristo sa mundong lubhang nagugulumihanan, manalangin tayo. Maawing Diyos, dinggin mo kami. Maawa nawa ang mga pinuno ng aming bansa sa mga taong kapuspalad at yaong mga lubhang nahihirapan. Maging mahusay nawa silang instrumento ng panglingap sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Maawang Diyos, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid namin naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa, ang pag-ibig at ang dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Maawang Diyos, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang dakilang awa mo, O Diyos, na kanilang lubhang inasan nung sila'y nabubuhay pa. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Ama, pakinggan mo ang aming daing sa iyong banal na awa. Panatilihin mo kaming nakakapit sa iyong dakilang pag-ibig na siyang dahilan
ng aming kagalakan ngayong nagdiriwang kami ng muling pagkabuhay ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsipon na po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan. At pagkadalisay nung sila'y binyagan, ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 dakilaan mo, sana-sana sa kaitaasan, sana-sana sa kaitaasan, inanala na paririto sa malalang Panginoon, sana-sana sa kaitaasan, sana-sana sa kaitaasan, sana-sana sa kaitaasan, sana-sana sa kaitaasan. Magsiloot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsintayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kat iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na pumanaw, lalo na si Victor Mendoza. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sa inyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapal na inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kupunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong umalis o lilipat ng lugar. Ang mga pari at ang mga lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kamatayan ay tinalo, kalangit ay nabuksan. Kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay. Magalak ka, O Maria, na buhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawi, kasiyahan at tuwa. Sa salubong ay lumigaya, nagtagpo ang mag-ina. Manalangin na sa langit, kami po'y mapabilang. Ang bato ay pinagulong sa pinto ng libingan. Kayong lino ay iniwan, ang panyo'y nakatiklo. Nagpakita kay Simon Pedro, totoong nabuhay siya. Ebanghelyo'y ipahayag, sinilang ang simbahan. Diyos Ama'y ating purihin, Diyos Anak siyang sambahin. Espiritu'y siyang patnubay, salamat sa San Tatlo. Ating Diyos ay siyang umiibig, luwal ating Trinidad. Panginoon ay dakila sa ngayon at kailanman. Kamatayan ay tinalo, kalangit ay nabuksan. Kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan
sugat kanyang krus ay tagumpay. Magalak ka, O Maria, na buhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawi, kasalanan ka. Sa salubong ay lumigaya, nagtagpo ang mag-ina. Manalangin na sa langit, kami po'y mapabilang. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna po ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang. Ang banal na piging sa Pasko ng paggabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban. Sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ni Angkan, nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyang na ikaw ni ibig na paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Alleluia! Aleluya! Salamat sa Diyos. Aleluya! Aleluya! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Magsiupo muna po ang lahat.